Magandang araw po sa bawat isa. So tayo po ay mag-aalay ng mga awit at papuri sa ating Panginoon. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. So bago po tayo umawit sa ating Panginoon, basahin ko lang po itong mga salita niya mula sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 23. Sabi po dito, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful." So, may mga pagkakataon na dumarating na tayo, nagiging unfaithful tayo, pero tandaan natin, ang ating Diyos, He will remain faithful. Ang mundong ito, nagbabago tayo. Yung mga tao sa paligid natin, nagbabago sila. Pero panghawakan natin yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos, yung awa niya sa bawat isa. Kaya tayo nakakalapit sa Kanya ay dahil sa ginawa niyang kaparaan sa pamagitan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ngayong araw na ito, tayo ay magpasalamat dahil naranasan natin ang biyaya ng ating Panginoon. Let us worship the Lord.
anuman yung dumarating sa araw, tumanay pagsubok, tumanay kabiguan, tumanay sakit at karamdaman, patuloy nating ipahayag ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Thank you.
Sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong mga anak. Kaya nga, Panginoon, turuan mo kami na lubos na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami na magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Forgive us, O Lord, for our unfaithfulness, for our sins, O God. At dalangin namin, wala at panghawakan namin ang iyong mga salita na ikaw ang siyang maghahanda sa amin upang sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Tunay na ang bawat isa, yung buhay namin ay kulugod-lugod sa iyo. Alam namin ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa iyong buhay na inialay, sa iyong dugo, sa iyong sacrifice, sa iyong kamatayan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Dahil kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Dahil kinaawaan mo kami, Panginoon. Dahil inibig mo kami, Panginoon. Salamat po. Alam namin na naririto kami ngayon na sumasamba sa iyo dahil sa iyong awa at biyaya. Kaya wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. Kaya nawa po sa buhay namin, patuloy naming maihayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Psalms. Let's read all together Psalms 46 verses 1 to 11. Verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Selah. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns.
The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Selah. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Selah. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po kayong lahat at atin na pong pakinggan ang ating pastor sa kanya pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay, blessed evening sa bawat isa. So from Psalms 46 verses 1 to 11, dito po ipinapakilala kung sino ang ating Diyos at kung ano yung mga bagay na pwede niyang gawin at kaya niyang gawin. At sa mga takbo ng pangyayari, sino ba siya? So, paano ba kumikilos itong ating kinikilalang Diyos? So, mula dito sa mga talatang ito, kilalanin natin ang Diyos bilang matibay na muog, no? Our fortress. So, usually ang fortress, ito yung isang lugar na tinatakbuhan sa panahon ng mga kalamidad, no? At sa gera, no, may mga lugar na kung saan yung mga sundalo, pagka sila'y naiipit na at talagang matindi yung labanan, pumupunta sila doon sa kanilang pinaka-fortress. At doon sa fortress na yon, sila ay nagiging ligtas at sila ay no, nailalagay sa maayos na fortress. So, ganun natin dapat makilala at tingnan kung sino ang ating Diyos. At ito yung ipinapaunawa sa atin sa mga talatang ito. So itong kabanatang ito ng mga awit, chapter 46, ito ay inaawit ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagsasaya at pagkilala sa Diyos at sila ay nag-aangkin ng espesyal na kalagayan bilang bayan ng Diyos. At basically, pag sila ay nagkakatipon-tipon, ipinapahayag nila ang mga awitin na ito. So kung titingnan natin sa unang bahagi ng mga talatang ito ay ipinapakilala o ipinahayag ng psalmist sino ba ang Diyos mula sa kanilang karanasan at mula sa pagkaunawa nila sa mga katotohanan patungkol sa Diyos, ganito nila kinilala ang Diyos. Kaya naman tayo bilang mga mananampalataya ay napakahalaga na maunawaan din natin itong mga katotohanan ito. So who God is? Ito yung binabanggit sa mga unang talata. Ang sabing ganon, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mula sa mga talatang ito, meron tayong tatlong bagay na mauunawaan kung sino ang ating Diyos. Una, ang sabing ganon, God is our refuge. No? Marahil ngayon, no? Sa tindi ng lakas ng bagyong ito, no? Meron tayong tinatawag na mga refugee. No? At itong mga refugee na to, marahil naging biktima ng malakas na bagyo, nasira ang bahay nila, at dun sa lugar nila, marahil mataas ang tubig, wala na silang makain, nagdedelikado yung kanilang buhay, yung kanilang mga anak, no? So they need refuge. At dito sa talatang ito, pinapaunawa sa atin na ang Diyos
he is being talked about o kinikilala siya bilang refuge. Sa buhay natin ito, marami tayong mga pinagdadaanan. Maraming mga nangyayari sa atin na masasalimuot at hindi natin kontrolado, no, tulad nitong bagyo na to. Hindi natin kontrolado to, no. Kanina lumabas ako at nakita ko na mayroong mga signage ng mga establishment na nasira. May mga puno na nasira yung sanga, bubong na lumilipad. Ano, of course, hindi ito ninanais nung mga tao na nagmamay-ari ng mga bagay na yon. Pero ito'y nangyari at nagganap. Sa buhay natin, maraming mga nangyayaring mga bagay-bagay na wala sa ating control. Ang ipinapahayag ng psalmist mula sa mga talatang ito, na naunawaan nila that God is their refuge. So isang special na pagtangi ng Diyos ang ibinibigay sa mga Israelita. Na itong mga Israelitang ito, kung titingnan natin sa ating kapanahunan, ito yung tinutukoy dito na nag-aangkin that God is their refuge. Itong katotohanan ito ay pwede ring angkinin ng bawat mananampalataya. No, pwede nating angkinin na ang Diyos ang matibay na muog na pwede nating takbuhan. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? No, may mga tao bang nang aapi sa iyo, nang gugulo sa buhay mo? No, tandaan natin, we have our refuge. No, kung ikaw ay naninindigan sa pananampalataya at mayroong mga hindi mo kontrolado na mga tao sa paligid, nag-iisip ng hindi maganda, tandaan mo, God is our refuge. Nakakaranas ka ba ng sakit, karamdaman, na hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayon? No? Tandaan mo, God is our refuge. At ganoon nakilala ng mga Israelita ang ating Panginoon. He is their refuge. At hindi lang refuge, kundi sabi pang ganon, He is their strength. Sa totoo lang, kung ikaw ay nailagay sa maayos na lugar, no, matapos ang kalamidad o matapos ang isang unos sa buhay, ang tanong, paano ka makakapagpatuloy? Diba, kailangan mo ng lakas. So dito ipinapakilala sa atin na that God is not only our refuge, but He is also our strength. Siya ang lakas natin. Kanina nga nagkukwentuhan kami, no? Biglang nag-blackout. No? At buti na lang naka-charge, na-charge na namin ang aming mga cellphone. Kaya naman itong mga cellphone na to, dahil meron siyang power, naging kapaki-pakinabang sa amin. Napaisip lang ako, anong silbi ng cellphone kung walang power, no? Kung walang kuryenteng dumadaloy sa kanya, kung wala siyang strength, no? Yung signal mababa, yung kanina yung globe parang nagloko, hindi namin magamit yung aming wifi dito, no? Wala siyang strength. So the same thing is true. Pwedeng you have experienced God as your refuge. Pero hindi lang ganun eh. Salamat sa Panginoon dahil siya rin yung ating strength upang makapagpatuloy at patuloy tayong maging kapakipakinabang at meron tayong magkaroon ng silbi yung buhay natin. We need strength. At dito nga, kung iniligtas ka ng Panginoon, dapat magpatuloy ka pa rin sa pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon. He is our strength. Ang buhay na kinakaharap natin, tandaan natin, hindi madali. Hindi madaling mabuhay. Mahirap ang buhay. At pwede tayong maipit. No? Kaya nga maraming mga tao, di ba? Dumadating yung time, nagiging hopeless sila. Helpless sila. Nararamdaman nila yung depression, frustration. Bakit?
Isa lang ang dahilan noon, nawawalan sila ng strength. At ang dahilan bakit sila nawawalan ng strength, kasi nga yung strength na pinaghuhugutan nila yung sarili nilang lakas. Ang buhay ay isang labanan. At para makapagpatuloy tayo, importante, kilala natin kung sino ang Diyos. At dapat alam natin kung ano ang relasyon natin dito sa Diyos na ito. Kaya nga, kung nabubuhay tayo, na sinisikap nating mabuhay sa pamamagitan natin ng sarili nating lakas, sarili nating diskarte, time will come, we will be frustrated. Maraming mga bansa ang mauunlad, maganda ang mga technologies nila, pero mapapansin nyo, dahil hindi nila kinikilala yung totoong Diyos, napakalungkot ng buhay nila. No, minsan pumupunta sila ng bahay aliwan, naghahanap lang sila ng kausap, makwentuhan. No, kasi napapagod na sila. Kaya nga daw po maraming mga coffee bars ngayon. No, kasi yun po ang dahilan. Maraming taong malulungkot. Wala nang strength para magpatuloy. Mga kapatid, iba ang kalagayan natin. Habang tayo ay lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoon, that's the time we will be strengthened. At yung buhay na to, haharapin natin sa pamamagitan ng ating Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. At ganun ang kalagayan ng mga Israelita. Nakilala nila ang Diyos na siya ang kanilang strength. Alam natin kung paanong hinarap ni David si Goliath. Sabi ni David, umaharap ako sa iyo hindi sa pamamagitan ng sarili kong lakas. No, kundi taglay niya yung strength of the Lord. Ganun din ang mga Israelita, no? Sila yung pinakamaliit na bayan. And yet, nadadaig nila yung napakaraming mga tribo, mga bansa. Bakit? Because they have the strength of the Lord. Ganun din si Daniel, no? Nung siya itinapon sa den of lions, but siya nagtagumpay, it's not because of him, kundi dahil yung kalakasan ng Panginoon. At ganun din, nagpatuloy yung mga pangyayari yun sa buhay ng mga apostol, sa buhay ng may mga missionary na nababasa ko yung kanilang biography, na-recognize nila yung kanilang kahinaan, na-recognize nila yung kanilang limitasyon. Pero dahil nagpatuloy sila sa kalakasan ng Panginoon, they have been a great achiever at malaki ang contribution nila sa pananampalataya ng Kristyanismo, because they face life with the strength of the Lord. At so dalawang bagay yan. At yung pangatlo, a very present help in trouble. Ito yung isang napakaganda sa ating Panginoon, dahil dumadating siya sa tamang oras. Present, no? Di ba pagka sa school, no, pagka tinawag yung pangalan mo, nagche-check ng attendance, kailangan marinig. Present. No, pagka tinawag yung alido, pantalyon, no, present. No, kasi pag hindi ako naging present, mawawala ako dun sa attendance list. No, pwedeng kumbaga maapektuhan yung aking grade. Alam niyo, yan ang napakaganda sa Panginoon. He is always present. At tuwing kailan? In times of trouble. May mga kakilala tayo, no, na pagka masarap ang sitwasyon, maganda ang mga pangyayari, nandun sila. Pero pagka dumating na yung kahirapan ng buhay, hindi mo na sila maasahan. Lumalayo na sila. May naalala ko na isang naging kasama namin sa church yung asawa niya. Ano, at itong asawa niya, pagka araw ng sweldo, no, quincenas katapusan talaga, nagpapainom sa mga barkada niya. Inuman sila, no. Siya ang malaki yung taya niya palagi, no, kasi talagang ubos-ubos biyaya. Ano, talaga ang saya-saya nila. Ang dami niyang mga kaibigan. Pero itong asawa nung naging kakilala ko,
dumating yung time nagkasakit siya. No, nagkaroon ng sakit sa kanyang atay at cancel yung sitwasyon niya. During the time na nasa ospital, nakausap ko yung asawa niya at sabing ganun, yung mga kaibigan niya, hindi niya na, yung mga kaibigan ng asawa niya, hindi na daw nila makita. Sa mga panahon na yon na naghihirap siya sa ospital at nangangailangan ng contribution para pambayad sa ospital, hindi niya na mahagilap yung mga kaibigan. Diba, may mga ganyan, tao. Kaya nga at that time, no, sa sitwasyon na yun, sa biyaya ng Panginoon, yung church natin, maski pa paano, nakapag-contribute dun sa kanilang bill sa hospital. And nakakalungkot lang. No, sa panahon ng kasiyahan, nandun yung mga barkada, pero sa panahon ng trouble, yung totoong kaibigan, hindi pala niya nakasama. Ang Panginoon po, ito ang napakaganda. In times of trouble, present. So, mga kapatid, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung relasyon na meron tayo sa Panginoon bilang kanyang anak, bilang kanyang bayan, madalas yung naririnig ko. Alam nyo, that is a great privilege. Are you in trouble now? Ano yung trouble na pinagdadaanan mo? Kung ikaw ay malapit sa Panginoon, kung meron kang relasyon sa Panginoon, tulad ng mga Israelita na to, I believe na yan ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Sinasamahan ka niya. At ang Panginoon, sa pagsama niya sa iyo, sa pagsama niya sa atin, He is our refuge and strength. At sinabing refuge, sa lugar ng panganib, aalisin ka niya doon. Ilalagay ka niya sa safe place. And then, pagka ikaw ay nasa safe place, palalakasin ka pa niya upang makapagpatuloy sa buhay. That is who our God is. Our God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Dito po, medyo mabilis na lang yung ibabanggitin ko to. Dito po sa verse 2, makikita natin dito yung sitwasyon na inalala yung Noah's flood. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea. Isipin nyo, kung literal na nangyayari yan, no? Diba? May earthquake, may tsunami, mayroong tidal wave. Nakakatakot yung sitwasyon na yan. At ganun dinidescribe itong psalmist yung kalagayan niya. Kita yung bundok lumilipat sa ibang lugar. At yan ay naganap, no, sa panahon ng Noah's flood. Sabi pa nga kung ganun, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Nakakatakot yan. Kung ikaw ay nasa gitna ng kawagatan at ganyan, nangangalit ang tubig, ang dagat, nakakatakot yan. Pero tignan nyo, anong response nitong psalmist? Sabi niyang ganun sa verse 2, therefore we will not fear though the earth gives way. Itong nasa verse 2, therefore we will not fear. Bakit? Ba't hindi siya matatakot sa ganung scenario? Because God is our refuge and strength. Amen? Ano nangyayari sa iyo ngayon? Kung meron kang personal relationship sa ating Diyos, huwag kang matakot. Lalayo ang panagal ng kaibigan mo. Remember, bumalik man o maulit man itong flood of Noah, kung kilala mo ang iyong Diyos at meron kang relasyon sa iyong Diyos, pwede mo sabihin itong sinabi ng psalmist, therefore, we will not fear. Hindi kami matatakot. Kasi nga, kung matatakot ka, minamaliit natin yung kakayanan ng Diyos.
Normal lang yung matakot, ano, yung pakiramdam ng takot. Normal yun. Pero yung magpadaig ka sa takot, yun ang mali. Kung kilala mo ang Diyos mo, hindi ka magpapatalo sa takot. Magpapatuloy ka. Actually, ang courage, it is not the absence of fear. Kundi, even though you feel afraid, magpapatuloy ka. At dito, magpapatuloy ang isang mananampalataya dahil kilala niya ang kanyang Diyos. No, alam niya na yung pinagdadaanan niya, dadaan lang siya doon. Sapagkat sa dulo ng kanyang pagdadaanan, alam niya, nandoon ang ating Panginoon, who is the refuge and strength. So ito, binabagyo tayo, pero tandaan natin, we must not be overcome. And then, where is God? Ito yung special favor. No, in the Garden of Eden, inalala yan. There is a river whose stream makes glad the city of God, the holy habitation of the Most High. Ito po yung pag-alaala nung panahon na nilikha ang unang mga tao. No, si Adan at si Eva, at nilagay sila sa Garden of Eden. At dito sa garden na to, mayroong river whose streams make glad the city of God. No, ibig sabihin ito, itong stream na ito, ito ay nagbibigay ng refreshment. No, yung nasa likod ng background doon, refreshing. No, lalo na sa panahon ng tag-init. Ganyan ang ibinibigay niya. Kung doon sa verse 3 kanina, yung water ay destructive, ito makikita natin sa verse 4, ang sabi, yung water, pwede ito maging constructive. Nakakatulong na. Ganun ang pwedeng gawin ng Diyos. Yung hindi magandang pangyayari, masalimuot na pangyayari, pwedeng baliktarin ng Diyos yung sitwasyon. At ito ay maging elemento o maging instrumento upang maging maayos ang buhay. Paano yung mangyayari? Makikita natin. Ano bang yung tamang response sa mga nangyayari sa atin? Dito sa verse 5, sabing ganon, God is in the midst of hell. She shall not be moved. God will help hell when morning dawns. Yung hell na binabanggit dito, ito'y tumutukoy sa Zion, sa Israel. No, yung pinaka-city ng Israel ay yung Jerusalem. At sabi ganun, dito sa Jerusalem, the city of God, God is in the midst of them. Ang katumbas niyan, no, yung city of God, is none other than the church. No, yung church, yung community ng believer, matandaan natin, is had become the habitation of God. Kaya nga, maraming binabanggit sa Corinthians, you are now the temple of the Spirit. Pag sinabing temple, habitation of God. So, ganun ang katumbas nito. So, sa Garden of Eden, nandoon ang presence ng God. And then, dito pa, inalala rin. Ang Israel, during the time na sila'y nasa Promised Land, actually, bago sila pumasok sa Promised Land pa rin, nangyayari na yung gera sa kanila. Pero tignan nyo yung sabi. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. So makikita natin dito, the nation rage, ang bayan ng Israel, hindi naging matahimik ang buhay nila. No, palaging meron talagang kalaban. May inalaw ang Panginoon, pinaintulot ng Diyos na subukin ang kanilang pananampalataya. Kaya naman may mga gera sa kanila. At sabing ganun, the kingdom totters. Ibig sabihin ito, merong malakas na puwersa na nanghimasok sa panahon na kinakalaban yung bayan ng Israel. At itong makapangyarihan na to na nanghimasok, sabi pang ganon, he utters his voice, the earth melts. Dito pinapakita yung powerful voice itong nanghimasok sa gitna ng labanan,
sa gitna ng gera mayroong makapangyarihan na nanghimaso at talaga namang nagatla, na nagulat, nakuha yung atensyon ng mga ng mga kaaway ng mga Israelita. At dito, sino ba yung makapangyarihan na yun? Kinakilala sa verse 7. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob, our fortress. Yung Sela. Pag sinabing Sela, meditate. Think of it. So dito yung pinapakilala ang Diyos dahil siya'y nasa kalagitnaan nila. Sa kabila ng gera na dinadanas ng Israel, meron silang mga pagtatagumpay na naranasan. Habang sila'y sumusunod, habang sila ay nagpapasakop sa Diyos at ginagawa nila yung plano ng Panginoon, nagtatagumpay sila. At yung pagtatagumpay nila ay hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil sinasamahan sila ng Diyos who is their refuge and strength. Hindi lang doon, sa calamities and wars, sino ba ang Diyos? Dito po, sabi nga doon sa verse 8, come, behold the works of the Lord, how he has brought desolation on the earth. Dito, ito medyo medyo nakakagulat kasi ipinapakita sa atin dito na ang nag-cause ng desolation o yung pagkawasak is none other than God himself. Bakit? Bakit ito ginawa ng Diyos? Kung titingnan natin yung kalagayan ng sangkatauhan, nakikita natin na ang sangkatauhan, pinili niya na tumalikod sa Diyos. Dahil ang mga tao, pinipili nila na huwag kilalanin yung totoong Diyos. Ang Diyos, dahil siya ay banal. Yung response ng tao na hindi pagkilala sa Kanya, hindi paggalang sa Kanya, ito'y nagbibigay ng galit sa Panginoon. Yung wrath na tinatawag. At marami tayong instance na makikita sa Bible. Kumbaga, yung tao na nagkakasala, siya mismo, dumadana siya ng galit ng Diyos, ng kuot ng Panginoon. Tayo po, hindi natin maunawaan yung katotohanan na to pagka ang focus natin sa Diyos ay God is love. Kasi di po ba, kung ang tinitingnan lang natin, God is love, bakit siya nagpapausa? Kung ang tinitingnan natin, God is love, bakit mayroong hirap? Bakit nangyayari yung mga gera, kalamidad? Minsan po kasi, marami pong mga preacher ngayon na hindi ipinapakilala ng buo kung sino ang Diyos. Minsan nakafocus lang sa isang attribute. God is love. Totoo, God is love. Pero tandaan natin, yung love ng God, ine-express niya yung bagay na yan because He is holy. Ang Diyos po, sa maraming pagkakataon, ipinakilala, lalo na sa mga Israelita, nung nagpakilala ang Diyos, siya'y kinilala bilang Holy God. And then, nung ibinigay yung kanyang spirit, di ba, ang pagpapakilala sa kanyang spirit ay Holy Spirit. Yung holiness, ito yung nakakabit sa katangian ng ating Diyos. Kaya nga, dahil siya'y holy, nagmamahal siya. Pero, on the other side, dahil siya'y holy, yung nagkakasala, pinapausahan niya. And at the same time, yung gumagawa ng tama, binibigyan niya ng gantimpala. Dito makikita natin, God is just. At sa tao, sa mundo na kung saan tumatalikod sa Panginoon at ayaw kilalanin ng Panginoon, definitely, nakakawana sila nitong tinatawag na desolation. He brought desolation on earth. At nangyayari yan. Pero alam niyo po ang magandang bagay sa mga mananampalataya.
sa kabila ng pagpapahusa ng Diyos sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya, alam ng Diyos kung paano niya iingatan at poprotektahan yung mga nagtitiwala sa Kanya. Di ba napakaganda nun? Because God is our refuge. Kaya nga po refuge eh. Kasi pinapahintulot ng Diyos yung mga kalamidad, mga hindi magagandang pangyayari, pinapahintulot ng Diyos yan. Pero sa mga mananampalataya, sa kabila ng nangyayari hindi magaganda, He is our refuge. Amen? Pwede ka lumapit sa Kanya. Bukas ang pintuan. Parang si Noah, di ba? Sa kabila nung ginunaw ang buong mundo, pero merong alko na pinovide ang Diyos. Na dito sa alko na to, si Noah at ang kanyang pamilya naging ligtas. Ganun din, sa mundo nito na kinakaharap natin, there is a safe place. Ano yung safe place? Ito yung meron kang relationship sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan lang, sino mang sumampalataya, sino man yung mga nanalig, sila yung mga pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. So sa kabila ng kalamidad na yan, we have our refuge, who is God, and we have God who is also our strength. And then, ito pang pinapahintulot ng Diyos, gera. Pero tandaan nyo, sa panahon ng gera, He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Dito naman sa talatang ito, sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito na ginagawa ng tao, no? Dahil sa kanilang kasamaan, pagiging ganid, makasarili, at kinukumpetensya ang Diyos, sa kabila ng mga pangyayari yan, there is hope na someday there will be peace. At anumang alitan na to, anumang gera na to, anumang kaguluhan na to, papatahimikin ito ng ating Diyos. Ganoon, powerful ang ating Diyos. Kaya nga, in everything, sabi nga noon sa verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sa takbo ng mga pangyayari, maganda man sa paningin natin o masalimuot sa paningin natin, tandaan natin may purpose. Ano yung purpose? Ito makikita natin yung dalawang bagay. Una, to know God. Kaya nangyayari yung mga bagay na yan. Kaya pinapahintulot ng Diyos sa buhay mo yan para makilala mo siya. Ang tao kasi, tayo, mas natututo tayo pag naranasan natin yung isang bagay. Minsan pagka sinasabi lang sa atin, naniniwala tayo, pero hindi ganun yung dating eh. Example, diba, naniniwala tayo, God is healer, nagpapagaling. Pero ibang klase. Pag ikaw may sakit, and then nanalangin ka, naranasan mo yung kagalingan sa paraan na hindi mo inaasahan. Diba? God is provider, pwedeng alam mo yon. Pero iba yung dating sa'yo kapag ikaw ay nandun sa panahon ng pangangailangan, and then may ginamit ang Diyos para magbayad sa Meralco bill mo. Iba yung dating, diba? As we experience. So marami tayong mga difficulties na naranasan. Pero kung matututo kang mag-antay sa Panginoon, huwag mong daanin sa galit, huwag mong daanin sa yung gagawa ka ng sarili mong paraan na minsan sinasabi ng iba, hubawin ko muna yung pagiging Kristiyano ko. Nandadaya na, nandoloko na. Alam niyo po ang sinasabi dito, be still. Ibig sabihin nito, tigil ka muna sa mga pamamaraan mo. Lalo na alam mo na yan bagay na ayaw ng Panginoon. Tigil ka muna dyan. Matuto kang mag-antay. So yun, timing ng Panginoon. Antayin mo yun. Of course, habang nag-aantay ka, ginagawa mo yung bagay na kalugod-lugod sa Panginoon.
be still. And then, ano mangyayari? And know. Kasi magpapakilala si Lord eh. Kaya pala nangyayari yan sa'yo. Kaya pala nangyari yan sa'yo. Bakit? Kasi magpapakilala si Lord. Ilan sa atin dito yung lumapit kay Lord dahil mayroong nangyari hindi maganda. Diba? Yung pangyayari na yon, yun ang naging paraan ng Panginoon para lumapit tayo sa Kanya. Kasi nung una, baka binabaliwala natin siya. Iniisnab-isnab natin si Lord eh. Pero nung nangyari sa'yo yung bagay na yun, lumapit ka sa Panginoon. Nagpakilala siya sa'yo. At hindi natatapos yun doon. Ang pangalawang bagay, ba't nangyayari yung mga bagay-bagay sa atin? And there are times hindi nga natin kontrolado. Because God wants to be exalted. Sa buhay natin, isa lang dapat ang bida. Isa lang dapat ang hahangaan natin. So sa buhay natin, gustong magpakilala ng Panginoon para ma-realize natin na siya lang ang karapat-dapat na pinakamataas na sinasamba natin, pinaglilingkuran natin. That's the main purpose life. To know God and God, for God to be exalted. Kumbaga, wala ka nang ibang hinahanap na maitataas. So lahat ng ginagawa mo, alam mo, ginagawa mo yung kasi gusto mong itaas ang Panginoon. In everything. Sa mga kalamidad, sa mga nangyayari sa atin, paano nagpapakilala ang Diyos? And then, paano mo itataas ang Panginoon? Yung bang sa bandang dulo ng mga pangyayari, sasabihin mo, salamat sa Panginoon. Amen? Kumbaga, hindi ka sa tao magpapasalamat. Hindi dun sa kung sino mang taong ginamit, hindi ma-realize mo, salamat sa Panginoon. Talagang napakahusay niya. Talking about our salvation, our redemption, talking about yung in view of creation, sino ba yung dapat na exalted? It must be none other than kasi yun ang purpose ng lahat ng mga bagay na to. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Sela. Dahil kasama natin ang Diyos. Actually, hanggang sa panahon natin ngayon, maski na makasalanan tayo, makulit ang tao, hindi tayo iniiwan ang presence ng God eh. Andito si God eh. Sa mundong ginagalawan natin, very active ang Diyos. At siya'y nagpapakilala sa atin. At siya rin yung dapat nating ipakilala sa mga taong nasa paligid natin. Dahil nagpapakilala ang Diyos sa kanila. Kaya nangyayari yung isang bagay sa buhay ng isang tao, marahil nagpapakilala ang Diyos. Kaya nga dito mga kapatid, hindi tayo dapat maging tahimik. Bakit ba may bagyo? Bakit may kalamidad? Bakit nangyayari sa kanya to? Minsan hindi ma-interpret ito ng mga hindi pa mananampalataya. Sino mag-i-interpret ng situation niya? Ikaw. Bilang mananampalataya, ipaalam mo sa kanila. Marahil kaya nangyayari yan sa iyo kasi nagpapakilala ang Diyos sa iyo. Interpret natin. Akayin natin sila papalapit sa totoong Diyos. Kaya nga hindi tayo dapat maging tahimik. Pag yung kaopisina mo, namumroblema, hindi niya alam ang gagawin niya, manghimaso ka doon. Intervene. Pag-pray kita. Alam niyo, the moment na ipag-pray mo yung tao, alam ko, kikilos ang Diyos sa prayer natin eh. At sa biyaya niya, pwede sa mga pagkakataon na yun, magpakilala ang Panginoon dun sa tao na yun. Kaya nga, in every troubles, in every calamities, in every situation, speak. Bilang mananampalataya na kung saan nagpakilala na ang Panginoon sa atin, ipakilala natin siya sa iba. Pakita natin, ganito ang kilos ng Diyos.
the Lord of hosts is with us. Kaya nga sa isang banda, dahil nandito ang Panginoon, alam nyo, yung punishment, yung tinatawag nating second death, ito ay kalagayan wherein God's mercy and presence will be away. Aalis yung presensya ng Diyos dun sa mga makakaanas ng ikalawang kamatayan. Pipiliin ng Diyos na ilayo sila sa Kanya, away from the presence of God. Hindi ko ma-imagine, and even yung mga Bible scholars, nahihirapan silang i-illustrate ano ba ang pakiramdam na malayo o wala ang presensya ng Diyos. We cannot tell. Kasi hindi pa nangyayari yun eh. But I'm telling you, yun yung punishment ng impyerno na tinatawag, away from the presence of God. Alam ko, nakakatikim tayo nung halimbawa, yung malungkot ka, nag-iisa ka, di ba? Yung depression, away from the presence of God. How much more? Kung maranasan mo yun, away from the presence of God. Ito nga sineselebrate ng mga Israelites. God is their fortress. Hindi sila iniiwan, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kilala nila kung sino ang aming Panginoon. Kaya nga, in summary, tandaan natin, God as the mighty fortress. No? Verses 1 to 7, yan ang ipinaunawa sa atin eh. Wala nang ibang fortress. Maski yung mga hindi pa mananampalataya, tandaan nyo, wala na silang ibang fortress. Ang Diyos lang. Pwede nilang lapitan yung lahat ng meron sila. Gamitin yung lahat ng meron sila. Koneksyon, pera, patanyagan. Pero hindi sila makukontento. Because only God is the real mighty fortress. And then tandaan natin, sa lahat ng mga nangyayari, anong intention? Exaltation of God among all nations. Sa lahat ng mga bansa, walang exempted. Hindi pang Israel lang ang Diyos. Hindi pang simbahan lang ang Diyos. Kasi nasa opisina ka, kung sino man yung mga kausap mo, they need God. They need to know who God is. Marahil nagpapakilala na ang Diyos sa kanila, nagsasalita na ang Diyos sa kanila. Kaya lang dahil bingi sila, dahil bulag sila, hindi nila maintindihan yon. Kaya ikaw bilang Kristiyano, ikaw yung spokesperson ng Panginoon sa mga taong ito. Let God be exalted. Let the name of the Lord be made known sa buhay ng mga taong ito. Kaya nga, as an application, in every circumstances, be still and know who God is. Pangalawa, worship. Worship God. This is the proper response of knowing who God is. Pag nakilala mo ang Diyos, worship Him. Pagbigay ka ng nakawapat na pagsamba. Sa lahat ng ginagawa natin, this can be a form of our gratitude. Take note, Romans 12. Ang worship, hindi sa simbahan lang. Ang worship ay yung buhay na dinededicate mo para bigyang kasiyahan ang iyong tagapagligtas. That's our worship. Offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is our form of worship. Sabi sa verse 2, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to test and approve what is good, pleasing, and perfect will of God. This is worship. The more you know God, the more you will worship. The more you know who the real God is, the more you will give you yung pinakam, the best worship that you could ever do. Kasi kilala mo yung Diyos mo. Kaya nga, hindi nakakapagtaka na yung iba sa atin, nagsasakripisyo para sa Panginoon.
yung iba sa atin, even at the stake ng kanyang ang tawag dito, yung reputation niya. Okay lang yun. Kasi gusto niyang maitaas ang Panginoon. Even yung family niya, there are times pinapakita niya mas mahalaga si Lord kesa sa pamilya ko. Because that is your worship. May mga bagay na hindi mo binibili o hindi mo muna pinapasok. Bakit? Kasi you want to worship God. Gusto mong mabuhay for the pleasure of your master, of your Lord. Kasi kilala mo kung sino yung Diyos. Kaya nga, iba yung taong sumasabay sa pag-worship na hindi naman kilala yung Diyos. Na nagiging relihiyoso. Diba? Isa nga, hypocrite pa. Kasi nga, yung worship niya, hindi bunga ng pagkakilala sa Diyos. Magkakaroon lang tayo ng masawap at komportabling pag-worship maski na nahihirapan ka pagkakilala mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga po sa challenge, share a specific hard times in your life. Specific, how did God reveal himself to you? Alam ko may mga kwento kayong ganyan. At napakagandang pag-usapan yung mga bagay niya. Take note, God is our refuge and He is our strength. And then in times of trouble, ever-present help. Hindi absent si Lord, present si Lord in times of trouble. Tandaan natin, God is our fortress. He is our mighty fortress. Amen.
Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na to, I would like to declare yung blessing ng ating Panginoon.
Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, siya'y naging tao, bagamat hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay isinugo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At siya rin ay nagpakilala sa tunay na Diyos. At sa pakikipisa ng banal na Espiritu na siyang kumikilo sa ating kalagitnaan ng personal, nawa mula sa kanila, sa ating iisang Diyos, sa tatlong persona, nawa pagpalain kayo, maging ang mga nasa Zoom meeting, maging ang nasa online worship service natin. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Ano po ang mission ng Gospel Coalition? Mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano yung slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Nawa, patuloy tayo na gawin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Again, a round of applause para sa Panginoon. Magandang baga po sa bawat isa. So, hi po! Maligayang araw sa inyong lahat. So, salamat sa Lord sa kanyang salitang ating napakinggan sa araw na ito. So, sa Psalms 46, ang title ng ating preaching is God Who is Our Fortress. So, umulan, umaraw, matutuloy natin ang pakikinig, ang pagtitipon-tipon at ang pagpupuri sa Panginoon. Okay po? So kung meron kayong mga gustong sabihin, na realizations, applications, and even prayer requests, our comment section below is free, or you can send us messages po, PM. And also would like to take this opportunity to invite you to have a quick look on our announcements. And if you are available, we're also happy to have you with us in these activities. So sa bawat isa, have a great week and God bless po sa inyo. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.